Hello Team Buenas, welcome na naman po sa ating YouTube channel. At syempre kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo kakalimutan i-subscribe yung channel natin. Click mo na rin yung bell button para ma-notify ka kung may bago tayong video. Ngayon sa video na to, ituturo ko po sa inyo is yung pinaka-basics sa pag-aaral kung paano matutumanahe. Yung pagsusulot ng sinulid sa ating gagamiting makina, which is high-speed sewing machine. Kasi nga, may mga nagpapabili na sa atin ng makina na minsan pag dumarating sa kanila is nahuhugot yung sinulid sa hindi sinasadyang pangyayari. So, ang nangyayari is nagvi-video call kami, itinuturo ko yung pagsusulot ng sinulid. Minsan may mga pagkakataon na nahihirapan kami dahil mahina yung signal dun sa area nila. So, nahihirapan akong ituro sa kanila yung paraan ng pagsusulot. At ang ginagawa ko is gumagawa ako ng individual video para sa bawat isa na kumukontak sa akin para sa pagpapaturo ng pagsusulot ng sinulid. Ngayon naisipan ko na gawan na to ng vlog para hindi lang sila yung maturuan natin sa pagsusulot ng sinulid sa ating makina na single needle high speed sewing machine. So pati ikaw kung bago ka palang gumagamit ng high speed, malaking tulong sa ito dahil ito nga yung pinaka basic na kailangan mong malaman para matuto ka manahe. At kung hindi ka pa marunong magsulot ng sinulid, tapusin mo tong video natin dahil ituturo ko sa iyo yung pagsusulot, pati yung nandun sa pinaka-bobbin case kung paano nyo siya ikakabit. Kasi mayroon tayong naging viewer naman na nagkaroon ng pagkakamali naman sa pagkakabit ng bobbin case, so nasira, nawala sa timing yung makina. So idadagdag ko na rin yon sa video na to. At syempre, umpisa na natin pagkatapos lang ng intro. Una, maglalagay ka muna ng sinulid dun sa ating thread stand kung tawagin. So, itong thread stand namin, luma na to. Yung iba is ganito. Tingnan nyo to. So, ganito, medyo sira na yan. So, yung thread stand yan, lalagay mo rito yung sinulid. Tapos, ipapalusot mo papunta ron, palabas. So, ito kasi sa amin, luma na. Luma na tong thread stand. So, ito, nakasabit lang. So, same lang din naman yan kahit bago yung thread stand nyo. Basta ang sinulid is nanggagaling dun sa likod papunta rito sa harap. So, mula ron sa likod papunta rito sa harap. Okay? So, after nun, syempre, pag bago yung binili mong high speed o kahit tricon, usual yun, meron parang bakal dito. No? Bakal, mga ganito kalaki. Yung bakal na yun, may butas. Minsan dalawa, minsan isa lang. So, isusulot mo yun dun sa bakal, isa lang. Dun sa isang butas. Pag nasulot mo rin sa isang butas, diretso ka na dito. So, pag naisulot mo na yun dun sa bakal dito, okay? So, wala na kasi itong satin eh. Wala na yung bakal nung atin. So, dito ka na. Minsan yan, ito naman, minsan tatlo ang butas, minsan dalawa lang. So, itong sa amin is dalawa lang ang butas. Pakita mo, Bli. So, ayan, dalawa lang ang butas nito. So, ako kung magsulot dyan, yung iba kasi, ang pagsusulot na ginagawa nila, sinusulot lang sa isa. Ayan, tapos diretso na sa baba. Pwede mo gawin yon. Pero ako kung magsulot dito sa ganito, is nag-uumpisa ako magsulot dito sa dulo. Ito, tong dulo na to, susulot ko siya mula sa taas, pababa. Okay? Tapos, kukunin ko siya, iaangat ko siya ulit. Isusulot ko ulit mula dito sa taas nitong pangalawang butas, pababa. Okay? So, kung yung sa inyo, tatlo yung butas, huwag nyo na intindihin nyo nasa gitna. Okay lang yun, kahit hindi nyo na gamitin. So, ang next nyan is ito. So, ito yung tinatawag nating tensioner, no? So, ito yung nagko-control nung higpit o luwag ng sinulid. So, dito, lapit mo, Bli. Ito yung tinatawag kong pompyang, ayan, no? So, ito yung tinatawag kong pompyang, ayan. Yan yung umiipit sa sinulid, okay? So, bago mo isulot dyan, ikakawit mo to dito. Ito, oh. Meron niyang sulutan dito. Kawit mo lang na ganyan, oh. Ayan. Okay? Then, padadaanin mo rito sa loob ng pompyang. Iipitin mo yung sinulid. Dito mo padadaanin ito. Ayan, oh. Papasok mo sa pompyang. Siguraduhin mo na iipit ng pompyang. Ayan, oh. Ayan, oh. Siguraduhin mo maiipit siya ng pompyang. Okay? Ayan. Tapos, ito. Papupuntahin mo siya rito sa kabila. Ngayon, meron yan alambre. Ito, tong alambre na to. Actually, ako, hindi ko na to ginagamit. Pero kung gusto mong tama o yung... Pero kung gusto mo gamitin o yung natural na pagsusulot talaga sa kanya, pinapadaan pa dyan. Ayan o.
So papadaanin ko dyan. Ayan. Okay? Pero sabi ko nga, ako hindi ko na ginagamit to. Pwede mo na hindi yan padaanin dyan. Okay? Minsan kasi pag luma na to, kung bago yung tensioner mo, okay lang, gamitin mo to. Kasi itong sa amin luma na, kaya hindi ko na ginagamit to. Nagkukos pa to ng pagbabago ng tension pagka luma na. Okay? So pagka gagamitin mo yan, ganito ang pagsusulot. Padadaanin mo sa kanya. Ayan. Okay? Tapos ito yung tinatawag ko sungay na nakabaliktad. Papadaanin mo rin sa ilalim ng sungay. Okay? So ngayon, kung luma na yung tensioner mo, huwag mo na padaanin dito sa alambre. Pagkagaling dito sa pompyang, ayan, pagkagaling dito sa pompyang, okay? Idiretso mo na dito sa sungay. Ayan. Okay ba? Tapos, ito, ikakawit mo siya ulit dito. Ayan, dito. Ayun. So, pumasok siya sa loob. Ngayon, ito yung tinatawag na take up. So, hindi ka naman malilito dyan, nag-iisa lang yung butas nyan. So, isusulot mo lang yung sinulid mo pagkatapos dito, paakyat, dito na. Okay? So, susulot mo lang yan. Ayan. So, ganyan siya. Okay? Pag nasulot mo na sa take up, dito pwede mo na timplahin yung tension. So, pwede mo hatakin yung sinulid. Ayan, oh. Ay, atras mo ng konti yung camera. So, pwede mo hatakin yung sinulid. Ayan, hatakin mo. Hindi naman to pagsasayang. So, dun sa paghatak mo na yun, ramdam mo kung medyo mabigat yung pagkakaipit nung tensioner. O yung tinatawag kong ang pompyang. Kasi yan yung umiipit sa kanya, meron tong spring. So, pag hinatak mo ito, sobrang bigat. Ang gawin mo dito, luwagan mo. So, simple lang naman to. Ang pagluwag is pakaliwa. Ang pagsikip is pakanan. Okay? So, parang nabibigatan ako sa kanya. So, parang masikip yung tension. Gagawin ko, luluwagan ko ng konti. Okay? So, ayan. Medyo okay na siya. Para sa akin, ha? May video ako kung paano mag-tension. Kung paano yung tamang timpla nito. Ilalagay ko yung link sa description. Mamaya, i-check mo na lang. O kaya sa pinakadulo ng video, tignan mo yung ituturo kong link mamaya. So, okay? So, after mo siya maisulot sa take-up, pagka feeling mo okay na yung hatak natin sa tension, pwede mo na isulot dito. Okay? Lapit mo ng konti. So, dito, igaganito mo lang yan, oh. So, igaganon mo lang yan. Okay? Shoot na siya sa loob. Ayan. Tapos, ito, so, kung mapapansin mo, ito meron pang butas. So, pwede mo siyang ikawit dyan. Ayan, ikakawit ko. Ayan. O kaya, kung hindi mo maikawit, sulot mo na lang pababa. Meron kasi yan, ito. Ito siya, oh. Ayan. So, kinawit ko lang yan dito. Ayan, tingnan nyo mabuti, ha. Ikakawit ko lang yan. Ayan. O, tapos babalik ko siya ron. Okay? Ito yung tinatawag na corona. Ito. So, ito, hindi ko na rin ginagamit ito. Pero kung gusto mong sumunod sa sulot talaga ng makina, pwede mo isulot dyan. So, tingnan nyo, barado na yung corona ng makina namin. So, hindi ko na isusulot, barado na yung butas. Pero kung okay pa yun sa'yo, since bago yung makina mo, sulot mo na lang, okay? Tapos, sa pagsusulot ng karayom, pagsusulot sa karayom, yung iba kasi, May viewer tayo na nagpabilis sa atin ng makina. May subscriber tayo na nagpabilis sa atin ng makina. Hindi tumatahi yung high speed niya. Kasi ang sulot niya ng sinulid nang galing dito. Mula rito sa kanan, papalabas sa kaliwa. So, mali po yun. Hindi talaga tatahi ang high speed nun. So, ang sulot ng sinulid is galing dito sa kaliwa, papasok sa kanan. Okay? So, susulot mo lang yan. Ayan, ilawan natin. So, mula rito sa kaliwa, papunta sa kanan. Okay? Yun yung tamang pagkakasulot. Isa sa mga tip na tinuturo ko dito, kapag magugupit ka ng sinulid, hindi pa diretso. Pansin nyo, diretso yung ginawa ko, di ba? So, ang gupit na gawin mo, pa-slant, ganyan. So, pa-slant. Ayun. So, magkakaroon ng tulis yung sinulid, so, madali mo siyang maisusulot. Okay? Di ba? So, ganun kasimple, naisulot na natin. Tapos, ang gagawin nyo po dyan is kukunin nyo yung sinulid sa ilalim. So, bago ko ituro sa inyo yung pagkakabit sa bobbin case,
So hawakan mo muna ito, yung sulot mo. Tapos paikuti mo yung hand wheel. Hand wheel paikuti mo papunta sa iyo, pag ganun. Okay? O, dito mo na itapat. So pag pinaikot mo yung hand wheel, bababa yung karayom. Aangat siya. Iikot, gagalaw. So ang purpose nun, isusungkitin natin yung sinulid sa ilalim. Ayun, kung napansin nyo, yung sinulid sa ilalim, ayun. Okay? So, nasungkit natin siya. Pag nasungkit mo na ganyan, pwede ka na manahi. Ang gawin mo, yung iba kasi, ganyan ang ginagawa, pinapasadahan na kaagad. Kaya nagbubuhol-buhol yung unang pasada. So, ang gagawin mo dyan, ito yung gitna ng pressure put. Gitna ng pressure put. Yung mga sinulid, papadaanin mo sa gitna. Papunta ron sa likod. Okay? Saka ka mananahi. Okay? So, doon na tayo sa bobbin case. So, dito, usual pagka hindi ka pasanay, dito mo siya pwede silipin. Okay? Ewan ko lang kung makikita nyo rito, pero gagawin ko ng paraan para makita nyo. So, tanggalin natin yung bobbin case. Ito yung tinatawag na bobbin case. Pag tinatanggal siya, ang hinahatak mo is itong nasa gitna. Okay? Kasi ito yung pinakalock niya. Yung pinakalock niya, kapag hinatak mo yan, mahuhugot mo na siya. So, pag hindi mo ginalaw to, ito, hindi siya mahuhugot. So, ano ba yung itsura ng bobbin case o nung rotating na tinatawag yung kinakabitan ng bobbin case? So, ito po siya. So, meron tayong extrang rotating dito. Ayan. So, yun yung extrang rotating natin. So, yung rotating is nakapwesto yan na ganito. Ayan. Kung mapapansin ninyo, pag sinilip nyo yan sa ilalim, ganito siya. Meron yan parang uka dito. Yung uka na to, doon tatapat yung ito, yung pinakalock ng bobbin case. Ito kasi yung pinakalock ng bobbin case. Ito. Ito yung nasa gilid. Ayan. Kung mapapansin nyo, kapag hinatak mo yung ito, yung lock niya lumulubog, kaya na tatanggal. Okay? So, ito yung itsura ng bobbin case kapag sinilip mo sa ilalim o yung rotating, nakaganyan siya. Ito, nakatayong ganito. Ngayon, si bobbin case, pag nilalagay mo, is ganito. Ito, ganito yung pwesto ha. Huwag niyong babaguhin, ganito siya. Pag nilagay mo sa makina, pag ganun siya. Okay? So, ihaharap ko lang sa inyo para makita nyo. Ayan, ganito siya. Kung mapapansin nyo, yung uka dito, tumapat dun sa lock. So, itutulak mo lang siya. Pag tumunog, ibig sabihin, nag-lock yun. Okay? Pag hindi tumunog, tanggalin mo ulit. Ito yung lock. Dito mo lang siya hihilahin, mahuhugot na siya. Okay? So, naiwan yung laman. Ayan. Basta ganito yung pwesto niya. Ito yung kuntil na to. Nakaganito talaga siya. Ayan, ganito siya. Doon sa pwesto na yun, iniharap ko lang. Kung sisilipin nyo, lagi yan, ito, itong nasa side na to, sumushoot yan dito. May viewer tayo na ang ginawa nila is binaliktad yung bobbin case. Hindi po yan papasok pagka binaliktad. So, ang naging problema, pinwersa nilang itulak, pumasok, nag-lock siya, hindi mahugot. So, ang ending, sinira na lang nila para matanggal. Kasi nga, nag-lock siya dahil nga mali yung pagkakakabit. Kaya napaka-importante nung pagkakabit ng bobbin case dun sa rotating. Tingnan nyo mabuti. Kahit hindi ko siya nakikita, basta alam ko yung pwesto ng bobbin case dun sa pagkakabit natin sa rotating, may kakabit ko siya. Okay? So, ganito siya. Ganito yung pwesto niya. Ikakabit mo siya ng dito ka sa gilid. Ikakabit mo siya ng paganito. Let's say, for example, ito yung rotating sa ilalim. Ikakabit mo siya ng paganito. Yung lock niya, itong nag-o-open na to, narito sa side natin. So, ikakabit ko rin sa ilalim kahit hindi ko siya nakikita. So, mapapansin nyo naman yan dito. Ayun, ayun siya o. Oh. Ayun o, oh, tingnan nyo. So, ikakabit ko siya kahit hindi ko nakikita yung nasa ilalim. Kakapain ko lang. Pag tulak ko, dapat yan tutunog. Ibig sabihin, maglalak. So, yun. Naglock siya. Ngayon, para makasigurado kang tama yung pagkakabit mo ng bobbin case, kapag hinawakan mo to, pinaikot mo yung hand wheel, masusungkit niyan yung sinulid sa ilalim. Sa unang ikot. Ayun o. So, ayun yung sinulid niya. So, ito siya. So, nasungkit natin, ibig sabihin, tama yung pagkakakabit. Tanggalin ko ulit.
So ngayon, paano naman magkabit nung tinatawag nating bobbin winder dun sa bobbin case? Ito kasi bobbin case, ito bobbin winder. So bobbin winder, bobbin case. Tawag nung iba o tawag nung dito is bobina. Okay? Ano tawag sa bobbin case ma? Sa Tagalog? Bobbin case? Oo. Bobina. Bobina nga yung bobbin winder yun eh. Ito barkilya. So barkilya tawag dito, ito bobina sa Tagalog. So ayun, bobbin winder, bobbin case. Okay? So kung ikakabit mo siya is ganito. So tingnan niyo mabuti. Actually pwede naman 'yan baliktaran, okay lang. So ang importante lang niyan, may kabit mo nang maayos. Tapos ito yung sinulid. Kung makikita niyo, meron 'yan parang ano ro no, parang biyak. Ayun oh. So doon mo padadaanin yung sinulid, ayun oh. Shoot yung sinulid. Okay? Tapos hahatakin mo siya papunta sa taas. Maglalak siya rito. Ayun. So ibig sabihin, okay na siya. Tama na yung pagkakasulot niya. So kung maalala niyo kanina, hindi dito sa taas. Kung maalala niyo kanina dito, tinimpla natin, hinatak-hatak natin. Hinatak natin yung sinulid tapos tinimpla natin yung tension. Pinakiramdaman lang natin kung mahigpit o sobrang sikip niya o katamtaman lang. Dito naman, para malaman mo, ang bobbin case din is may tensioner. Meron din siyang ganito. Ito siya, yung dalawang tornilyo. Okay? So, ang usual pinipihit dyan is ito, yung mas malaki. Kasi dalawa yan, yung isa maliit, yung isa mas malaki ng konti. So, hatakin mo lang to. Okay? So, pakiramdaman mo. Kapag sobrang luwag, ang gagawin mo lang, So kapag sobrang luwag, ayan, halimbawa, hinatak mo siya, pakiramdam mo ang luwag. Higpitan mo siya ng konti. Ito yung pipihiti mong tornilyo. Higpit, ang higpit, pakanan. Higpitan mo ng pakanan. So mararamdaman mo, hihigpit to ng konti. Ngayon, kung pakiramdam mo ang luwag, wala man lang siyang kontra, nahahatak mo siya. Or kung pakiramdam mo naman, napakasikip niya, hindi mo siya mahatak. Ang gagawin mo naman dito is luluwagan mo ng konti, pakaliwa, okay? So, ganun ang pagluluwag at pagsisikip ng tension ng bobbin case. So, pagpakiramdam mo, okay na siya, okay? Pakiramdam mo, okay na. Hindi ka na nahihirapang hatakin, katamtama na yung luwag niya. Magtitira ka lang ng, so, mga ganito lang siya. Ayan, tingnan nyo, tansyahin nyo na lang. Ayan, so, ganyan lang ititira mo sa kanya. Tapos ikakabit mo na siya ron sa pinaka tawag dito is rotating. Okay? Yung nasa ilalim. So pinakita ko lang to para alam nyo kung ano yung itsura niya kapag kinabit natin siya. So mapapansin nyo may uka yan, dito tatapat yan. So kagaya nung sinabi ko kanina, kahit hindi mo siya nakikita, basta importante ang pagkakabit mo nakatayong ganito. Nasa ibabaw yung ano, yung pinaka uka. So, tutulak mo lang siya. Hindi naman bumabago yung pwesto ng rotating. Pag hindi mo siya naikabit, huwag mo nang pilitin. Baka yung rotating nawala sa posisyon o nawala sa timing. Pero kung okay yung makina mo, pag kinabit mo yan ng ganito, kahit hindi mo siya nakikita, lalapat yan. Pag tinulak mo, tutunog. Okay? So, pag hinatak mo siya, matatanggal siya ng buo. Kaya siya naiiwan kanina kasi nakaganyan. So, hindi naman ganyan ang posisyon na rotating. Nakaganon yan. So, tingnan nyo. Kaya naiiwan yan. Kasi nga, nakataob siyang ganyan. Okay? Pero, pag hinugot mo yan sa ilalim, kasama yan. Magkasama siya. Okay. So, ayusin ko na. So, ganito, kung nahihirapan ka, buksan mo lang to. Silipin mo. Masisilip mo na naman yan dito eh. Kami kasi, medyo matagal na kaming gumagamit ng high speed, kaya kahit nakasara yan, so basta tatandaan mo lagi is ganito yung position niya. Ganito. Ayan. Okay? Ganito siya. So kakapain mo lang yan sa ilalim. Buksan ko para makita nyo, ha? So kahit hindi naman namin nakikita yan. So kakapain mo lang yan sa ilalim. Ayan. So makakapa mo naman yan. May butas yan eh. Ayan. Tingnan nyo. Isa pa. Bakit hindi ka maliligaw? Kasi meron siyang, ayan o, may nilulusutan siya. Nakita nyo? Ito may butas sa gitna. Ayan o. O, diba? So, shoot lang yung ito dun sa butas. Okay? So, kaya madali mo kapain yan. So,
ikakabit ko lang. So ikakabit ko lang, tulak ko. Pag tinulak ko at tumunog, okay na 'yon. So bago mo paandarin yung makina, sungkitin mo muna yung sinulid gamit 'to. Okay? Ayun. Pag nasungkit mo, ibig sabihin ayos 'yon. Okay? Ibig sabihin, tama yung pagkakakabit mo nung bobbin case. So tapos, kagaya ng sinabi ko kanina, dito sa gitna ng put, padadaanin mo yung mga sinulid papunta sa likod. Okay? Ganun lang po kasimple magsulot ng sinulid sa ating single high speed. Para dun sa mga beginner pa kagaya natin. So pag nakapagsulot ka na, pwede mo na gamitin yan sa pagtatahi. Okay? So kung mapapansin ninyo, maayos yung tahi ng ating makina. So dahil kanina is tinantya natin yung paghatak ng tension niya. Okay ba? So pasadahan pa natin ng isang beses pa. Ayun. So, di ba? Ayos yung pagkakatahi ng ating makina. Ayan o. So, ayun, pasensya na kayo. Medyo napahaba yung tutorial natin. Pero ganun lang po siya kasimple. Medyo komplikado lang pakinggan o tignan, pero simple lang talaga siya. So, kung susundin mo lang yung mga tinuro ko sa'yo, hindi ka mahihirapan sa pagsusulot ng sinulid sa inyong nabiling makina. So, syempre, kung bibili kayo ng makina, doon na sa Shopee natin. So, meron tayong makina doon, high-speed sewing machine, kung gusto nyo direkta sa Tolentino Marketing. Okay? So, maraming salamat. Ako po si Mel Bonaventura, ng Team Bonaventura. Si Ate Christy, ang taga-video. See you sa next video.